Mga kamids, nandito naman ako para ituro sa inyo paano mag-connection ng motor control. So, ating motor control, ating gawin ngayon, ang design natin is direct online. So, mayroon tayong diagram dito. So, ito ang ating gagawin ngayon. Ito ay ginagamit sa 3-phase na electric motor at saka single phase. Mayroon tayong 3-phase na overload relay at ito naman yung single phase. So, bago natin i-wiring, i-explain ko muna, yung paliwanag ko muna sa inyo kung anong klaseng wiring design ang ating gawain. Okay, mga kamigs, nakita ninyo, ito ang tinatawag na ladder diagram sa motor control. So, ito ang isang design natin na magpa-energize ng isang electric motor. So, una, mag-connect tayo sa line 1 patungo sa ating stop. Yun ang ating stop. Red color. Ito ang standard na color sa ating push button. At saka, yung green, yung ating start. So, from line 1 to in tayo sa stop, then out tayo tungo sa another na terminal sa ating stop. I start. Then, after sa ating in, out tayo, patungo tayo sa A1, out tayo sa A2 sa holding coil sa ating, ito ang ating A1 at saka ito sa ating magnetic contactor. So, tapos sa A2, patungo tayo sa 95-96 sa ating overload relay. Ito man ang close. So, ito ang ating overload relay. So, mayroon tayong 95-96 yung close. Then after sa 96, connect tayo sa line 2. Then connect tayo sa 13, yung auxiliary na tinatawag natin normally open. Then 14, may mga numbers ito eh. So may 14, tungo tayo sa A1, connect natin sa A1. Okay, after that, 13, mag-connect tayo sa 13 para sa ating mga bulb. So, pilot light. So, mayroon tayong normally close o normally open. So, 13 to, so, naka-box type ito na connection. So, 43 yung open natin. Out natin is 44. Then, mayroon tayong pilot light. Then, another terminal sa ating pilot light tungo sa ating 95 sa ating overload relay. So, next mga mix, yung 21. 21 is normally close. Din ang ating 22 sa first terminal sa ating bulb na pilot light number 2. Then, ang out natin sa terminal bulb number 2 tungo rin sa 95. So, ito mga kamigs, ito ang circuit control natin sa ating diagram sa motor control. So, direct online natin gagawin. So, meron tayong dalawang overload dito, 3-phase at saka yung single phase. So, naunahin ko muna yung paliwanag yung single phase. So, ang single phase na linya natin is dalawa lang linya, line 1 at saka line 2. Ito ang ating motor. So, single phase na yung ating ikabit. Then, atong yung 3-phase natin. So, tatlo yan. Line 1, line 2, line 3. So, ang ating contactor, pwede rin line 1, line 2, pwede rin sa single phase motor at saka 1, 2, 3 para rin sa 3-phase motor. Okay mga kamigs, ito ang ating circuit control at saka ito ang power control natin. Ito, yung magpagana tayo ng pag-energize tayo ng electric motor. So, assuming mamaya, wala man tayong electric motor. So, siguro, tingnan lang natin sa tester at saka yung mayroon tayong light dito para yun ang assuming natin na electric motor. So, siguro mga kamigs, start na tayo pag wiring. So, yung mga kamigs, tanggalin ko muna yung single phase na overload relay. Ang tawag nito is magnetic contactor. Then ito ay overload relay. Then single phase, din ito ang 3-phase. 1, 2, 3. Ang single phase is 1, 2. So, para lang ito sa single phase na motor. At saka ito ang 3-phase na
motor. Okay, wala tayong problema sa magnetic contactor kay tatlong linya man yan. So, sa line side, 1, 2, 3. At saka yun sa load side is 1, 2, 3. Pag ikabit na natin yung dito sa magnetic contactor, yung overload relay na single phase natin, ang tawag nito is magnetic starter na. Magnetic starter na mga kamigs. So, start na tayo pag gawa ng before that, mga kamigs, tingnan muna natin yung resistance sa ating A1A2. Okay, tingnan natin. So, i-calibrate muna natin sa adjuster na ohms. So, naka atong test probe i-zero natin to make sure that accurate tayo mag-measure ng resistance. Okay? Tingnan yung mga migs na so, 22, 24, 26, 28. 28 mga kamigs. So, times 10 natin. Kaya naka-times 10 tayo. So, 28 times 10 equals 280 ohms. Okay, start na tayo mga kamig. So, una yung sa start. Okay, mag-connect tayo sa start. Okay mga kamig, tungo ito sa load side, sa line side sa ating magnetic contactor. So dito ang line side, dito doon ang load side. So dito tayo sa line 1. So after that, out tayo sa ating stop. Okay, connect tayo. Then tungo naman ito sa ating start. So ito ang ating start, yung green, so, standard color sa ating motor control. So connect na. Okay. Okay, na-connect na. Inayusin lang natin mga kamigs ha, para pinatanggal. So in ito ang in natin, yung natanggal. Out naman tayo. Okay, tapos na. Dito naman tayo sa out. Okay, alinsang natin. So, dito naman tayo sa out. Tapos na ito ng out sa start. Tungo naman ito sa ating A1. So, dito mga kamigs, A1 tayo. So, itong out natin, yung kinoconnect ko, so, patungo sa line 1, sa A1. So, ating A1 dito, ito, at saka ito. So, doon tayo sa A1. Yun ang holding coil sa ating contactor. Yung markings na A1A2, yun ang standard na para sa magnetic contactor. Then, ito tayo mga kamigs, ito, out natin tungo sa ating overload. So, yung 95. So, ito ang 95 niya. So, ang overload relay is to, kung mag-overload ang ating motor, ito ang mag-disconnect sa line 2. Sapagkat, yung line 2, tungo man ito sa 96 at saka 95. Pag mag-overload ng ating motor, yun ang mag-open. So, walang line 2 na pumasok patungo sa ito. So, automatic patay ang ating electric motor at saka yung ating magnetic starter o combination sa magnetic contactor at saka overload relay. So, naka-connect na tayo. Out tayo sa 96. Connect na tayo sa 95. 96 naman tayo. O mga kamigs, patungo ito sa latong line 2 sa atong load side, line side. Okay, connect natin sa
line 2. Okay mga kamigs, nakonnect na natong ang first nating step. Then sa second step na tayo. So sa 13 at saka 14 then tungo sa ating iwan. So from 13 na auxiliary open natin, ito yung mga auxiliary contact sa ating magnetic contactor. So mag-connect tayo ng 13. Ito ay galing ito sa ating in sa ating start. So ang in sa ating start galing din sa ating stop. So dito tayo, kay out man ito. So nandito yung stop natin. So dito natin i-sabay. Sabay natin connect. So yung 13 mga kamigs. So after ani mga kamigs, then 14 naman tayo. So 13 yung normally open natin. So dito naman tayo sa 14. Sa 14. Mga standard na mga normally open natin mga kamigs, yung numbering. So yung 13, yung 14 naman, tungo naman ito sa ating line 1. Ito sa ating A1. So magkabit tayo tungo sa ating sa 14 to A1. Okay mga kamigs, tapos na dito. At dito naman tayo sa ating pilot light. Paano it? From 13 tungo tayo sa mag-connect tayo sa 43 at saka 21 mga kamigs. So unahin na mag-connect tayo sa 13 muna. So sa 13, then after 13 at doon tayo sa 21 at saka natanggal mga kamigs. So ibalik lang natin ha. Balik natin yung 13. Then from 13, ito tungo ito sa mga kamigs sa ating pilot light. So doon tayo muna sa ating normally close. So ating normally close yung 21 at saka 22. So mag-connect tayo sa 21. Then normally close niya 21 at saka 22. Out na tayo sa 22. Out na kayo. Okay. Mga kamigs, patungo naman ito sa ating first na terminal sa ating valve. Ito mga kamigs. Ito. Okay, first terminal sa ating normally closed na pilot light. So, nakabit na mga kamigs. Then, ito naman, the other terminal sa ating valve, tungo naman ito sa line 2. Susuplayan natin para makompleto na yung line 1 at saka line 2 sa ating normally closed na pilot light. So, dito na natin i-connect sa line 1, line 2 sa line side sa ating magnetic contactor. Okay, ang ginawa natin mga kamigs, circuit control. Wala pa tayong power control para sa ating electric motor. So circuit control muna, combination sa itong push button, stop start, then ang ating magnetic starter, combination sa magnetic contactor at saka yung overload relay. So mag-connect pa tayo ng 21, from 21, another na pilot light ang ating gawing na connection sa ating pilot light number 2. So, una natin ang supply. So, patungo tayo sa normally open dito. Dito naman, normally open naman yung kabitan natin. Kanina is, ang kanina 21-22, mayroon na yung 43 at saka 44 normally open. So, kabit natin sa 43. After that, 43 man yun. So, 44 tayo. 44. Uulitin ko, it is normally open na auxiliary contact sa ating magnetic contactor.
Okay. Doon naman ito papunta sa ating pilot flight na number 2. Number 2. Okay mga kamigs. So, yung another terminal sa ating pilot light na normally open, mag-connect naman tayo tungo naman sa ating line 2. So, sabay na lang natin sa line 2. Dito naman sa line side sa ating magnetic contactor. Okay mga kamigs. Kuha tayo ng wire. Okay, pagkatapos yun ang ating circuit control. At ngayon naman ang ating power control para sa ating motor. From circuit breaker down sa line side sa ating magnetic contactor at dito naman sa overload relay naman natin ikabit yung single phase na motor natin dito. So makabit na tayo ng power control. So unahin natin yung line 1. So ang line 1 ang tamang numbering is ang line 1 ng sa kaliwa tungo sa line 2, line 3. Tungo naman sa kanan. Okay, dito naman tayo sa line 1. From line 1 sa circuit breaker natin at saka dito naman sa line side sa ating magnetic contactor. Okay. After mga kamigs, line 2 naman tayo. So ito, power control. Ulitin ko, power control na tayo. So ilagay natin sa line 2. Ulitin kong kamigs, ang wiring design na ito sa motor control is direct online. So wala man tayong electric motor, assuming lang natin na dito sa ating terminal sa ating single phase na motor, magkabit lang tayo ng light, kundi tester muna. Okay? Mga kamigs, tingnan natin mabuti kung paano natin yung tandaan natin na yung ating magnetic starter yung combination sa ating magnetic contactor at saka overload relay. So yung ating power control galing ito sa line 1 at saka line 2, pag energize ito yung line 1 at saka line 2 papasok dito sa yung line 1 line 2 papasok dito sa terminal mag-supply. Okay? I-start na natin. So lagyan na natin ng kuryente. Then i-start natin ang yung push button na color green. Ito ang ating on para mag-energize yung ating magnetic contactor. So mga kamigs, yung normally open natin. Okay mga kamigs, nakauna na tayo na ang ating meron na tayong supply dito. So hawakan natin yung start natin na color green, ito ang ating on at saka yung stop natin. So tingnan yung okay mga kamigs. Ito ang normally close natin. Nag-ilaw siya sapagkat yung line 1 nandito yung connection natin sa pilot light natin number 1 sa normally close. Pag i-press ko itong start para mag-start yung control natin sa electric motor, ito ay mag-off at saka yun mag-on. So meaning, ito ang mag-ilaw ngayon. At pag press ko dito sa push button natin, doon naman, ito naman ang papatay. Tingnan nyo mga kamigs. So, meaning, yung normally open, nagka-close na yon. So, kung mayroon tayong electric motor dito, sa terminal na ito, sa single phase natin, mag-energize yan.
So, tingnan natin mga kamigs, based on lang tayo sa tester, wala man tayong electric motor. So, tingnan natin yung i-setting natin sa 250. Kung magkaroon ba ng line 1 at line 2 dito, mayroon bang voltahe naka-supply sa ating terminal, sa ating overload relay. So, tingnan natin ang tester, nakita man nyo sa monitor, tingnan nyo kung 220. So, meaning mga kamigs, nandyan sa by 5 man yun ang ating count sa every graduation sa ating 250. So, nasa sa center, between the 200 at saka yung 250, so, 225 yung ating voltahe. So, i-hook ko muna, lagyan natin ang ilaw. Assuming lang mga kamigsa, ito ang ating electric motor na single phase. So, ito ang dalawang terminal niya. Kabit natin sa first terminal sa ating off muna. Okay, dito lagay naman sa kabila. Ulitin ko, assuming lang ito na ito ang electric motor. Kasi wala tayong motor na nagamit dito. So, yun ko muna. Then, i-press ko na, kung mag-ilaw ito, ibig sabihin, yung ating design sa direct online na motor control is tama. O, tingnan nyo mga kamigs. So, yung pilot light na nag-ilaw ngayon, yung normally open yan. Pag i-off natin dito sa start, so meaning yung normally open na pilot light, dito naman sa normally close, sapagkat nag-stop na tayo. Okay, yung motor natin stop din. So on, then stop, on. So nag-andar yung, nag-energize yung ating electric motor. So off natin. Okay, ganun lang mga kamigs. Kadali ang ating tutorial para sa updated kayo sa susunod kong videos. Please click and like and subscribe. Kung may gusto kayong ipagawang tutorial, mag-comment lamang kayo sa baba. Thank you for watching.